Hi guys, welcome to my channel. And today's topic is about birthday ni Mama Mary ngayon. Oh, so tahimik na po kami guys kasi tulog na po yung mga kasama ko sa bahay. Baka mamaya bigla po akong sigawan. So welcome to my channel guys. Before bago po tayo magtuloy-tuloy sa topic po natin for today, for Mama Mary's birthday. So ang gagawin niyo lang po is please subscribe to my channel, like and share. Siyempre mag-comment na rin po kayo. Si apa? Ha? Oo, nagagawa ko naman. May ginagawa ko. Kasi yung kanyang build ko napakarami. Unang-una yung kababaan doon. Kababaan doon. Siyempre, salamat kay Mama Mary sapagkat kung hindi siya umuo, hindi natupay din yung pagdilig ka sa atin. Ang inang nagpapasuso. So, kaya sobrang kababaan doon na ino. Yun ang dapat natin manahin. Diba? Yung pagiging masunuro natin sa Diyos. Dahil yung nawa yung Mama Mary. Kaya may Mama Mary tayo ngayon. Wala pa rin naman sa Kristo. Diba? Berhen di Salambao. Masasabi mo para kay Mama Mary? Sa akin naman, si Mama Mary, hindi naman basta siya hindi na niya basta sinila si Jesus. Kumbaga, naging malaki yung gampanin niya sa pagkapanganak kay Kristo hanggang sa mamatay ito. Masasabi kong isa siyang larawan niya din ng kababaang loob. Pero masasabi din natin siya din ang larawan ng kalinisan ng ating puso. Kasi siya ay, di ba, sinawag nating babaeng walang kasalanan, di ba? Tinawag natin. Hindi po ito video. Si Aaron Paul Andimano, kamarero ng Birhen Nag-iisa o Madre de la Soledad, na kung saan lumalabas tuwing Sabado de Gloria sa ating parokya. Kaya siya naging titulo ng Birhen sa pinakamalapit sa amin din na si Maria bilang nag-iisa siya sa paanan. Nag-iisa siya nung panahon na nailibing na si Kristo. Yung poon din namin kasi mahal na si Sarah Matanda is naiiwan na siya sa libingan na kung saan ang si Maria naman ay nag-iisa pa uwi sa kanyang tahanan. Kaya Madre de la Soledad. Ano yung pakiramdam na nag-aalaga ka ng mahal na Birhen? Isang malaking blessing. Hindi siya masasabi mo na pagkapaguran. Hindi. Isang siya malaking blessing. Dahil, imagine mo, darating yung panahon na lalabas siya. Wala ka problemahin kundi yung paggastos. Hindi mo siya problemahin na ipaglabas. Hello po, magandang araw. Ako po si Rosel Tibay, ang kamerero ng La Virgen Peregrina. Kaya ako po siya napili ay, ang La Virgen Peregrina po ay birheng paglalakbay. So isa po akong makeup artist. So kung saan po ako nakakapunta, kaya yun po yung napili ko. Ang isang experience ko po sa La Virgen Peregrina ay about sa business ko. Pag aalis ako ng bahay, lagi akong nagpapaalam sa kanya na ako ay mag-aalis ng bahay or ako ay maglalakbay, kagaya niya. Lagi niya naman akong ginagabayan. Immaculate Heart of Mary. Ayan, to confirm. Para po mabigyan ng justification bakit tinawag siyang Immaculate Heart of Mary. Go. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Marites de la Cruz Vidanes o tawag po sa akin sa simbahan, si Ate Marie. Kahit po kung sino mang kura paroko namin mga nagdaan, laging tinatawag po kong Ate Marie. Ako po ang president ng Apostolado ng Panalangin
sa bayan ng sa aming dito sa aming simbahan sa St. Mary Magdalene. Bilang apostolado ng panalangin, nagkaroon po kami ng ang devotion po namin ay para sa Immaculate Heart of Mary. Actually, dalawa po ito, Sacred Heart of Jesus. Kamahal-mahalang po si Jesus at kaninislisang puso ng Inang Birheng Maria. So sa sobrang pagmamahal sa atin ng ating mahal na Birhen, pinapakita po ang kanyang pagkamalinis na puso. At ito po ang Immaculate Heart of Mary. Nagsimula po ang aking devotion, simula na ako'y sumapi sa apostolado ng panalangin, year 2010. Hindi. Kasi 28 na magunday, ano na ako eh. 2004. Nang ako'y nagsimula na magkaroon ng devotion sa ating kaginislinsang puso ng Inang Birheng Maria. Bakit siya po yung napili niyo? Ano po yung na-experience po ninyo? Marami akong mga samot na langin, hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa aking kapwa, sa ating simbahan, sa ating mga kaparokya. Marami akong hinihiling sa kanya na lagi niyang dinidinig ang aking mga panalangin. Marami na akong inalangin sa kanya. Marami na akong inilapit. Mga may sakit, mga may mabigat na problema. Kasi kung lagi ako nandito sa simbahan kung umaga, nandyan minsan magsisimba ako, may umiiyak na minsan nailalapit sa akin kung anong kanyang problema. At iyon ay aking itinataas sa aking kamahal-mahalang ina. Ayan. Thank you, Trigo. Happy birthday, Mama Mary! Isa pa. One more time. Happy birthday, Mama Mary! Aba, more time. And. Happy birthday, Mama Mary! O, isa pa. Happy birthday, Mama Mary! And. Happy birthday, Mama Mary! Isa pa. And. Happy birthday, Mama Mary! Oh, pictorial na lang. Maganda ba ang so, yun nga guys. Dito nagtatapos ang ating video. At maraming salamat. Patuloy niyo po akong subaybayan. Magandang gabi.